sa sunod-sunod na pag-amin ng mga mangingisda sa Zambales. Na noong Duterte administration lamang sila nakapangisda ng malaya sa West Philippine Sea. At dahil sa naging agreement sa pagitan ng Marcos administration at ng China, tila sinisisi nila si PBBM. Kung bakit ngayon ay pinagbawalan na sila ng China na makapangisda sa loob ng West Philippine Sea sa loob ng 4 na buwan. Maging ang mga taga-Tacloban ay nagsalita na rin sa mga paratang ni PBBM kay dating Pangulong Duterte na wala daw itong naitulong o nagawa noong Yolanda Rehabilitation. Ay mismong taga-Tacloban na ang nagsabi, wag naman daw gawing tanga ni BBM ang taong bayan. Ay may nakalkal naman ngayon video si Mr. Will Tucker na tila ba nagka-amnesia itong si BBM. Ang video nga na ito ang makapagsasabi kung anong klaseng tao daw talaga itong si BBM. Ito nga daw ang masakit para sa mga loyalista dahil ang video na ito ay hindi makakapagsinungaling. Isang masakit na katotohanan para sa mga loyalista. This blew up on their faces. Yung hearing nila in aid of making Duterte look bad made Duterte look good. See? Duterte's foreign policy of cooperation and working with China instead of fighting it when we have no capability has made our fishermen able to fish peacefully. Will the US be able to help our fishermen fish in peace? Hindi. Gulo lang ang dala nila sa atin. Hirap na hirap si Congressman Idiin CPRRD. Hirap na hirap ipilit na ang gentleman's agreement daw made the lives of our fishermen hard. Out of the 205,000 target housing for Yolanda victims, 160,000 was turned over by PRRD during his admin. During Pinoy's time, ang plan was for government to sell for a fee the houses to the Yolanda victims. During PRRD time, the government decided to make it free completely. 30 to 40,000 housing na lang ang dapat bunuin ng Marcos admin, which would have been finished if the Duterte admin didn't have to grapple with the pandemic. Aside from that, the budget for this was released in 2002 up till 2024. Tapos sasabihin ni PBBM na walang ginawa si PRRD for Yolanda. Out of the 30,000 houses he's supposed to turn over, ilan na ang na-turn over or even just nasimulan ni BBM? Aber? Samantala, binigyan naman ng komento at reaksyon ni Mr. Will Tucker ang video na ito ni BBM. Na noon pa man ay napatunayang marami na palang naitulong ang dating Pangulong Duterte noong Yolanda Rehabilitation sa Tacloban. Kaya't ang video nga daw na ito ang magpapatunay kung gaano daw ba kasinungaling itong si BBM. Narito ang kanyang buong reaksyon, panoorin natin. Sige nga, may tanong ako. Papaano nyo didepensahan ito? Sa mga ibang loyalista na nagsasabing wala daw, tama si BBM, walang nagawa si Duterte, eh... So, papaano nyo didepensahan ito? Because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. It was about to start. The president arrived and made a small speech and it was good to have him back in Leyte. Tacloban ang pinagmagandang mayor sa buong... So, hindi, sa buong Pilipinas, sa mundo. Wala akong nakikin... it's just an occasion of beauty. We are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. One of my saddest in my life. Never saw such magnitude. Kaya nagkastos ang luha ko dito siguro mga 2 panyo.
hindi makakalimutan yan ng mga Tacloban, ng mga Waray, na talagang noon pa, hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon, mayor siya ng Davao, pero pumunta siya roon siya mismo, at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods, at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda, at hanggang ngayon hindi namin makalimutan yon, at panayang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Tacloban sa kanya, sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Hindi ko malaman kung iiyak ako. I cannot shout in anger because you cannot be mad at anybody there. Maraming mga taga-Davao na nagbibigay ng pangalan to check. Walang barangay, walang gumagalaw. Ang mga tao parang zombies na lalakad sa daan ng humihingi ng pagkain, anak na. Good job here, and of course the spirit, the indomitable spirit of the Waray, and especially Tacloban, na talagang kahit ang laki na ng damage, ang laki ng kokot, ang dami ng namatayan, eh sila'y nakabalik pa. Sila mismong silingan, sila'y kukup***** ang namatay ng Pilipino, di atuan ninyo. Ganun sa tayo lahat ay nagsakripisyo at nagdusa dahil nga sa kalamidad ng Yolanda, ay napakaganda namang makita na hindi pa nasiraan ng loob ang ating mga kababayan, ay patuloy pa rin ang kanilang pagsikap para pagandahin ang kanilang mga buhay. Ayan na nga, gumanda ng gusto ang Tacloban at mukhang gaganda pa. So Diba, si President BBM na mismo nagsabi na paganda na ang Tacloban, mas gaganda pa, no? At si President BBM na mismo ang nagsabi na maraming nagawa at si Tatay Digong pa ang pinakaunang tumulong sa Tacloban. Oh, kamusta? Paano nyo na naman yan i-defend? Ganyan talaga mga lords, no? Diba? Kasi during campaign, during election, magagamit pa nila ang mga Duterte. Kaya pansinin mo yung mga sinasabi nila, di ba? Ang daming palamuti, no? Grabe sila maka-appreciate sa mga Duterte. Ngayon na nanalo na, ha? Ngayon na nanalo na, chapuera na. Kasi hindi na nila magagamit ang mga Duterte. Nakabalik na sila sa posisyon. Di ba? Mangga eh, no? Manggagamit. Grabe mga lords, no? Kilala niyo yan? Si Mayor Baste. Grabe, no? Grabe talaga mga Duterte. Simple, di ba? Willing maputikan para sa mga kababayan natin. Handang tumulong para sa mga kababayan natin. Napakasarap siguro mga lords, no? Na magkaroon tayo ng mga public servant na handang madumihan ang kanilang mga kamay para magserbisyo sa mga kababayan natin, lalo na sa mga ganitong sakuna. No, this is during Yolanda rescue. Grabe, no? Yan, si Mayor Baste, oh. Napakasimple. Grabe, napakasimple talaga ng mga Duterte. Ang tanong, nasaan, ha? Nasaan si Tambi at si Zandro sa mga panahon na yan? Of course, hindi mo yan sila makikita dyan. Kasi mga mayayaman, madudumihan, mapuputikan. Pag may mga sakuna, ang pamilya ni Tambi, wow. Diba? Ililikas agad nila yung kanilang pamilya. Diba? Sa city, sa mga mansyon nila, no? Grabe. Samantalang ang mga kababayan natin, no, nang tagadyaan mismo, nahihirapan. Tapos imagine niyo pa mga lords, ang tagal pang dumating ng tulong during Yolanda. 'Di ba, namatay na lang sa gutom ang mga kababayan natin ng mga taga-Tacloban. Wala, ang mga Duterte lang talaga ang to the rescue. Pumunta doon. Hindi puro salita, gawa talaga. Kaya dito natin makikita mga lords, sino ang may totoong malasakit sa mga Pilipino at sino ang mga pulpolitikong ginagamit lang ang mga Pilipino.
Tapos ngayon, kung sino pa ang walang nagawa at naitulong, sila pa ang may ganang magsabing walang nagawa ang Duterte administration at mga Duterte, ang kapal ng mukha! Ano ang masasabi ninyo mga kasuwit sa mga paratang ni BBM laban kay dating Pangulong Duterte? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.